yung nasa plano. At ito yung natapos na, may daanan pa ng tanim. Nasa tabaw, nasa buga na nila, ang sarili nila ang ginawa. Ito talaga masusukat mga katiits. Ano ba talaga sa iba? Ito yung pangatlong design. Kaya ano ba bang inihintay natin mga katiits? Let's do this! Sinubukang sirain ang sariling ginawa, pillbox bunker. Magandang araw sa inyong lahat mga katiits. Panoorin natin ang kakaibang videong ito kung saan iba't ibang ori ng mga pillbox bunker na ginawa ng mga Japanese Imperial Army noong World War II, at isa na ito. May kasama pa siyang design, skids drawing. Ito na yung tapos na mga katiits. Semi-tunnel pala ito dahil may entrada dyan sa harapan, no? Sa bandang unahan, yun yung pinaka-bunker defense niya sa ibabaw. Ito yung pinaka-una. Ang pinaka-pangalawang design naman, ito na yun. Kakaibang design din itong pangalawa mga katiits. May ayun ng pinaka-sketch drawing niya, plano, at nandyan na rin ang design. Pulido talaga sila pag gumawa mga katiits. Ang kakapal ng pader. Nako, hindi basta-basta talaga ito na matitibag. Top view at ito yung side view. Ibang design naman ito. Pangatlo na ito, hindi yung iba yung pangalawa at iba rin yung nauna. Design ito ng pangatlo, parang style siya pentagon. Ito yung daanan, no? Nandito yung labasan ng mga balaw o mga baril. Ito yung pangatlong design mga katiits. Medyo maliliit lang siya. Marami ito sa Jinsan area o kaya Davao area, ang ganitong klaseng mga pillbox na ginawa ng mga Japanese Imperial Army. Ibig sabihin, pag may mga ganito sa area ninyo, ay positive talaga yan mga katiits. May kampo ang mga sundalong, maliit. May kampo ang mga sundalong hapon noong World War II. Ayan na. Ito na yung mapa na susubukan na nila mga katiits kung gaano ba katibay ang ginawa nilang pillbox bunker. Ito yung pwesto nila at dito nila bibirahin. May mga gamit silang mga artillery. At saka cannon. Ayan, naghanda na sila. May gasma sila noon mga katiits. Gamit yan para sa pagpasabog o may mga sinasama silang mga kemikal doon sa pampasabog nila. Hila-hila na nila yung kagamitan, no? Dami talaga nila mga katiits. Saan lugar kaya ito? Parang Bulacan yata ito, or iba din yung mga design noon Forward natin. Ayan, nandyan na sila sa area kung saan susubukin na nila kung gaano ba katibay yung ginawa nilang mga pillbox bunker. Madalas yung mga pillbox bunker na yun, ginagamit yun sa mga bunker defense talaga yun Kasi pangharang nila yun ng mga trupang Amerikano pag mag-risback. Kaya ginagawa talaga nila yun bago pa man dumating doon sa pinaka-pusod ng kampo nila. Ayan na, naghukay na sila mga katiits. Tukuran ng pinaka-paa ng artillery. Ito yung mga anti-tank. Malalakas din yan mga katiits. Pero malayuan din ang banat nito. Umuisto na sila doon sa kabundukan, no? Natabunan pa talaga nila. Style pala ito, para silang nagdi-drill. Kahit walang kalaban, nagpa-practice pa rin sila.
sinusubukan nila yung kakayahan ng mga kagamitan nila kung gaano ba katibay ang ginawa nilang mga bunker pillbox or pillbox bunker. Ayun, pumwisto na sila. Bibirahin at bibirahin talaga nila yun mamaya, mga katids. Kaya nung napanood ko ang videong ito, guhukay pa rin sila ng ano, ito yung mga parang paa ng mga kanon doon nila nilalagyan ng ano, yung pinakapaa ng kanon, kasi sisipa kasi yan pag sumabog eh. Kaya may pantukod, yun yung hukay nila. Kaya nung napanood ko ang videong ito, sabi ko ibahagi ko to sa mga katiits ko dahil isang dagdag kaalaman rin ito at masubok rin ng mga Japanese Imperial Army kung gaano ba katibay ang mga simento noon. Makikita natin ito, mga katiits. Grabe ang laking ano nito, tawag nito, anti-tank ba yun? Nakatago pa talaga sila, naka-camouflage. Neat ito eh, yung pantabon para hindi mahalata ng mga ano, eroplanong Amerikano. Kaya dyan nila tinatago sa neat na camouflage. Mga style anti-aircraft din ito eh, mga ganitong klaseng mga kagamitang pangdigma. Ganun pa man, marami ito sa atin, mga katits, nabubulok na lang, naiiwanan doon sa bundok. Simula nung natalo ang mga Japanese Imperial Army, hindi na nila dinala yung mga kagamitan nila eh. Iniwan na lang nila doon sa kabundukan, lalo na sa may area ng Bataan. Marami yan. Ah, ito na yung inumpisahan na nila oh. Matag ang lugar. Saan ang lugar kaya ito, mga katits? Tagal naman ito. Forward natin yung binira na talaga nila. Ayan na, sinukat na ni ano, sinong commander ito. Susubukin na nila yung kakayahan ng kagamitan nila. Grabe yung mga bala oh. May ano pa sila oh, kasamahan din nila yan eh. Parang lookout sa taas. Ayan ang mga katits. Grabe, lalaking bala oh. Pag yan ang makatama, nako, iwalay talaga yung katawan sa kaluluwa. Sobrang laki nun. Inargahan na. Ilang kilometro kaya ang abot niyan. Ito yung bumabanat sa kabundukan tapos nakaharap sa karagatan. Kahit malayo yung mga barko niyan, abot talaga niyan. Ah, yun yung hukay nila kanina, yung pantukod yun sa likuran banda, kasi pag sumipa ito, nako, pag sumabog yan, oh, taralsikan talaga sila diyan. Iba nagkatago, eh, may mga style bunker din sila na ginawang taguan. Tagal naman ito, forward natin. Dito na tayo sa nagpuputok. At saka yung resulta ng mga tama doon sa pillbox bunker. Ayan na, inangat na ang malaking kanon. Grabe, sobrang laki nun. Tutok talaga sa taas oh. Ang bumumbahin yan. Puro pa ganyan, malapit lang yung target niyan. Dami silang nanonood oh. Nawagan pa. Bumbahin mo na, forward natin. O yun, binira na, mga katits. Alisan yung mga tao sa likod oh. Lakas ng sipa nun. Isa pa ito. Sisipa talaga sa likuran. Ayun, katago rin pala sila sa ano eh, likuran. Ayun yung tama oh, nandoon sa unahan oh. Yun yung binabumba nila, yung gawa nila eh. Kakaiba rin sila, mga katits. Sila rin mismo ang sumusubok sa sarili nilang gawa kung gaano ba talaga katibay.
Pulido talaga sila gumawa, mga katits, dahil ang mga Pilipino. Hindi magagawa ng mga Pilipino ito noon na may kagamitan na sariling isubok yung mga bangker. Nako, mahirap ang katits. Ayun, no? Mahirap ang mga Pilipino noon, mga katits, lalo na sa panahon ng 9. Ayun, ang wasak talaga. Pero hindi napuruhan. Matibay rin yung ano nila, mga katits. Ginawa nilang pillbox bunker. Kasi kung ayun yung mga basyo, hindi matibay yun. Sa lalaki ng ano niyan, mga bala niyan, baka durug-durug na yun. Iba talaga sila pag gumawa ng ano, mga katits. Mga pillbox bunker na ito, ayun, no? Hindi man masyado, nawasak talaga. Nadurog na durog. Grabe, nakakamangha yung ginawa nila, mga katits. Anong klaseng mga siminto kaya ito? May bakal din na nakausli, patay yung pusa. Grabe yung wasak, oh. Aralsikan yung mga debris niya, no? Kakaiba sila, mga katits. Nakakamangha tignan. Sulit ang bunker na ito, hindi basta-basta. Okay, sa pagtatapos dito, mga katits, sana natuwa kayo. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you, thank you.